Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamotika TV. Ayan, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. At saka yung mga nagsubscribe na, thank you so much. Guys, salamat. Salamat sa mga nagko-comment. Salamat din sa mga laging nanonood. Shoutout sa mga subscriber ko. Shoutout sa mga dito sa Macau. Shoutout sa mga nagbabalak ng Macau. Ayan. Good luck. Good luck sa journey nyo dito sa Macau. Ayan. Gusto ko lang i-share yung mga nalalaman ko dito sa Macau. Siyempre, kailan malaman ng mga viewers natin yung mga ano dito sa Macau, mga diskarte, alakaran, lahat about Macau, about sa paghanap ng trabaho. Yun naman talaga kasi importante eh. Kaya dami nagpupunta dito ng mga OFW sa Macau, mga Pinoy, kasi para maghanap ng trabaho. Yun lang gusto kong i-share yung mga alam ko lang. At least may idea kayo pagpunta nyo dito sa Macau. Panoorin nyo guys yung mga iba kong vlog para may mga idea kayo, diba? Para hindi kayo ano dito sa Macau, hindi kayo may scam. Maraming scammer dito ah, hindi lang alata. Ayan guys, gusto ko lang sagutin yung tanong ni Kuya, isa nating viewers. Sabi niya, kailan daw ba ng marunong mag-Mandarin at saka Cantonese? Kasi dalawa kasi salita dito guys sa Macau, Mandarin tsaka Cantonese. Actually guys, required naman talaga na kailangan marunong mag-Cantonese, pero hindi naman nila inaano yun eh. Mostly kasi mga naghahanap dito na mga may kutais, need nila ng marunong mag-Cantonese, pero no choice sila. Kasi alam naman nila mga Pilipino dito ng mga naghahanap ng trabaho, wala talaga, hindi talaga marunong mag-Cantonese. Eh, hindi naman natin language yan eh. Ina-accept pa rin naman nila kahit hindi marunong. Pero at least, may mga alam ka rin na basic. Basic Cantonese. Dapat mayroon kang alam. Kahit pa paano, kahit kunti lang. Basta may masabi ka lang na mayroon kang alam. Huwag mong sasabihin na di mo alam ha, pag-interview. Sabihin mo na, konti, siyo-siyo. Yung siyo-siyo kasi dito guys, ng ano, ng sa Cantonese is siyo-siyo is little. Kunti lang. Basta sabihin mo lagi na mayroon kang alam. Huwag mong sasabihin na wala kang alam ha. Kasi matik bagsak ka na nun pag sinabi mong wala kang alam. Dapat lagi kang may alam. Yan. Magkuha ka ng mga idea na kung wala kang alam sa Cantonese, magtanong-tanong ka sa mga kasama mo sa bahay, mga kilala mo, mag-search ka, at least may kahit man lang lima o tatlo, okay na yon, at least may alam ka, diba? Sabi mo na pag-aralan ay study, sabihin mo. Pasok pa rin kahit di ka marunong mag-Cantonese, di ka flowin mag-ano, mag-Cantonese, at least may idea ka, may alam ka. Ganun dapat. Huwag mo sasabihin na ano, wala kang alam. Lagi mo sasabihin na may alam ako. Yun lang. Yun lang isi-share ko. And dapat may alam ka lagi. Huwag mo sasabihin na hindi ko alam kasi matik yan. Bagsak ka yan. Basta hindi importante na marunong ka talaga yung flowing guys dito sa Macau, kasi alam nila lahat ng mga nag-apply sa Macau, mga bago lang. At saka alam nila na English lang alam natin, diba? At least marunong ka mag-English, yun importante. Kung hindi ka marunong mag-English ay wag na ka na mag-apply kasi hindi ka tanggapin. Hindi sila marunong mag-Tagalog guys. Yun yung ano, at least marunong ka mag-English kasi yung ibang inchik marunong mag-English. Yun lang i-share ko guys. Sana nakatulong sa mga naghanap ng work.
dito sa Macau at nagbabalak. Huwag kayong matakot na di kayo marunong mag-Cantonese kasi accepted pa rin nila. Accepted pa rin nila kahit di ka marunong mag-Cantonese, at least marunong ka mag-English. Yun lang guys, and thank you so much sa mga nakikinig, at sana nakatulong sa mga ano, sana nakatulong sa inyo sa mga nawawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa kaya nga. Yun lang, thank you so much and God bless lahat.